my name is Lady Ann. Welcome po sa channel ko. Okay, so today ang topic po natin ay kung paano makakakuha ng police clearance, police background check certificate dito sa South Korea kung kayo ay wala na. Ayan, kung kayo nasa ibang bansa na. So unang-una, kinakailangan nyo po munang makipag-coordinate sa mga embassy sa ating lugar, sa ating bansa, para malaman ninyo kung ano ang mga dapat gawin. Kasi lalo na ngayon, may COVID sa atin, may COVID sa buong mundo. So parang may mga restriction yung movement ng mga tao. So kinakailangan nyo makipag-coordinate muna sa mga Korean embassy. So ngayon, ano-ano nga ba ang kinakailangan natin gawin? Kinakailangan i-prepare ng mga documents. So unang-una, original passport and photocopy of the first page of the applicant's passport. Medyo mahirap siya intindihan, di ba? So, unang-una, application form for criminal background check. And then, number two, recent passport size colored photo, 3x4. And then, number three, a valid passport. If current passport is different from the passport during your stay, then you need to bring both passports. So, anong ibig sabihin ito? Nung panahon na nasa Korea kayo, ibang passport ang gamit ninyo, nirenew niya siya kadahil siya ay expired na, kinakailangan nyo pa rin dalahin yung lumang passport na ginamit ninyo sa South Korea. And the number four, a passport used in Korea when applying for ARC. Ito po ay yung passport na ginamit ninyo noong kayo ay unang dumating dito sa South Korea at nag-apply ng alien registration card o yung tinatawag natin na ARC. And the number five, a copy of your ARC card or Korean visa. So, may mga EPS kasi na hindi nila pinipicturan ang kanilang ARC noong sila ay naandito. So, ang magiging substitute dyan ay yung inyong visa noong kayo, yung nakadikit na visa sa inyong passport noong kayo ay papunta dito sa South Korea. Iyon po yung isubmit ninyo. Pero kung kayo ay merong picture ng ARC, ito po ay kinakailangan ninyong isubmit. Tapos, and then number six, if your name is changed by marriage or etc. Usually, ito ay nangyayari po sa mga babae. Kung kayo po ay kasal na, kinakailangan nyo pong ipanotarize ang inyong marriage contract para ma-prove ang inyong identity. So, sa ganun po yung mga requirements. So, uulitin ko, application form for criminal background check. Meron po akong link sa baba sa aking Google Drive. Pwede nyo siyang i-download. Number two, a recent passport size color photo, 3x4. And number three, a valid passport. If current passport is different from passport during your stay, then you need to bring both passport. And the number four, a passport used in Korea when applying for ARC or alien registration card. And number five, a copy of your ARC card or Korean visa. And number six, if your name is changed by marriage, etc., you are also required to provide a notarized document to prove your identity. So, iyon po yung mga requirements na kinakailangan ninyong i-prepare prior sa pagbisita sa Korean Embassy sa atin. Ang processing day is 7 days, working days. Ang fees is gratis. I'm not sure kung libre pa din siya. And then, ang application form po ay kinakailangan po na typewritten para daw po mas malinaw nilang mabasa. Kasi syempre tayo, iba-iba yung penmanship natin. Nahihirapan silang basahin. So, please fill out the application form for authentication in type form. All applications should be typewritten. So, kinakailangan po prior kayong pumunta sa Korean Embassy, ang lahat ng application form ninyo ay nagawa na ninyo at ito ay typewritten. So, iyon po yung inyong kinakailangan. At kinakailangan nyo pong isubmit din sa kanila ang copy of the old passport with the arrival and departure stamp from Korea. So, kinakailangan nyo rin pong i-prepare
ang stamp ng inyong arrival at departure sa South Korea. Ito po ay isa rin sa importante na isasubmit ninyo sa Korean Embassy. So ngayon, papaano naman kung hindi kayo makapag-access sa Korean Embassy, hindi kayo makakapunta? Pupwede ba kayong mag-apply direct sa Korean National Police Agency? Yes po, you can apply to the Korean National Police Agency via international courier. So, ibig sabihin, itong mga application form na ito, iyan po ay ipapadala ninyo via EMS, FedEx, or DHS sa mismo Korean National Police Agency. Ngayon, dahil kayo po ay magdadirect, mag-a-apply sa kanila, kinakailangan nyo po rin mag-submit ng fingerprint identification. Kasi yung application form na isasubmit po ninyo, yan po ay meron din ako sa Google Drive. Ayan po yung link sa description po, pwede nyo pong i-download. Meron po siyang fingerprint lahat. So, kinakailangan po na ilagay ninyo ang inyong fingerprints. However, you would be required to add a fingerprint identification document from your country's police authority along with the basic documents. So, ibig sabihin, dahil since sa atin sa Pilipinas, tayo ay nagpi-fingerprinting sa NBI, kinakailangan nyo din po itong samahan ng fingerprint natin galing sa NBI or ipanotarize po ninyo ang fingerprint ninyo sa NBI para sigurado. And then, ito po ay kinakailangan na typewritten or handwriting yung application form. Kung kayo po ay mag-handwriting, kinakailangan na gandahan po ninyo ang inyong penmanship. Tapos ang mga requirements ay kagaya lang din po ng requirements sa pag-a-apply natin sa mga Korean embassy sa ating lugar. Iyon din po yung inyong ilalagay. And then, ito po pagkatapos ninyong ma-prepare ang lahat ng requirements, ito po ay ipapadala ninyo sa Korean National Police Agency, Sin Won Ban, Foreign Affairs and Planning Division, 97 Tonggil-lo, Sodae-mun-gu, Seoul, Korea. So, yung address na yan ay ilalagay ko po dito sa description sa baba para hindi po kayo mahirapan. I-copy-paste nyo na lang po siya. At ang Korean National Police Agency, kung kayo ay mai-issuehan ng certificate, sila po ay kukontakin kayo. So make sure na kayo po ay may contact number at ito ay madaling tawagan. Ngayon, okay na ang inyong certificate, kinakailangan ninyong kumontak ng DHL or kahit na anong courier, ipapapick up po siya sa the National, Korean National Police Agency para ihatid po sa inyo. So, ganun po siya. At ito po usually ay tumatagal ng isang buwan. So, kung may chance po kayo, much better kung sa Korean Embassy po kayo mag-a-apply. Kung hindi po talaga pwede, pwede po via courier sa the Korean National Police Agency mismo. So, yung mga requirements, isusulat ko rin po sa description sa baba para hindi po kayo mahirapan. So, paano po? Uulitin ko ang mga requirements sa pag-a-apply ng police clearance. It's either kung kayo ay sa embassy or magdadirect kayo via courier sa Korean National Police Agency. Unang-una ay application for criminal background check, a recent photo, passport size photo 3x4, and then a valid passport. If current passport is different from the passport during your stay, then you need to bring both passports. And then about number 4, a passport used in Korea when applying for ARC card, alien registration card. And then the 5th one, yung panglima, a copy of your ARC card or Korean visa kung hindi po available ang ARC. And then number 6,
If your name is changed by marriage, etc., you are also required to provide notarized document to prove your identity. So, ibig sabihin, kung kayo po ay ikinasal na, kinakailangan nyo pong ipanotarize ang inyong marriage contract para ma-prove na kayo nga po iyon. Nagpalit lang kayo ng pangalan or ng apelyido. So, ganun lang po siya kadali. Sana po ay may natutunan kayo. Sana po ay nakatulong. Ayan. So, kung may question po kayo, huwag nyo pong kalimutan mag-comment sa baba. At kung may hindi pa po ako na-discuss tungkol dito sa police clearance, comment na lang din po sa baba. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe, like, at syempre i-share nyo po ang video na ito para makatulong din naman sa kanila. So again, this is Lardy. Thank you for watching. See you po sa susunod kong video. Bye-bye!